Magandang gabi, Pilipinas. Ako po si Erwin Tulfo. At ako naman po si Cheryl Cosim. Partner, alam mo, karumaldumal ang sinapit ng isang ginang sa Camarines, Caloocan sa mismong Mother's Day. Erwin, na-discovery siyang patay sa loob ng kanyang bahay at 50 saksak sa katawan. Pati ang anak niyang dalagita pinatay rin sa saksak. J.D. Castro, ikwento mo. Hindi matanggap ni Jenny ang pagkamatay ng kanyang best friend na si Tessa Ferlin. Natagpo ang patay ang dalagita. May 30 saksak sa katawan ng biktima. Hindi ko po talaga matanggap na wala na po yung best friend ko eh. Patay rin ang 50 anyos na nanay ni Tessa na si Faith. 50 beses naman siyang pinagsasaksak. Dahil sa nangyari, tulala ang isa pang anak na si Timothy. Nasa trabaho siya na mangyari ang insidente. Problemado naman ang kaanak ng mga biktima kung paano sasabihin sa ama na isang seaman ang sinapit ng mag-ina. Makonsensya ka sa ginawa mo to, hindi ka na naawa. Base sa kwento ng isang testigo, dalawang lalaki ang nakita sa labas ng bahay ng mga biktima. Alauna na madaling araw nung Sabado, umiinom pa raw sila ng soft drinks. Inilabas na ng Caloocan PNP ang computerized facial composite ng mga suspect. Ang isa, Kayong Manggi, nasa 5'7 ang taas, katamtaman ang pangangatawan at nasa edad 38 hanggang 40. Habang ang isa naman, may team, 5'7 din at 48 hanggang 50 years old. Maaari raw nakilala ng mga biktima ang mga suspect dahil walang bakas ang force entry sa gate. Kung ikaw ay pangkaraniwan na galit lang, hindi magtatamo ang biktima ng 50 saksak sa katawan. Tinitignan din ng mga polis kung may kaugnayan ang pagpatay sa business na pautang ng pamilya. Nagtutulungan na nga kami kung paano i-solve ito. At hindi pa namin kasi pwedeng i-divulge sa inyo itong bagong anggulo na nakikita natin. Magbibigay ng 200,000 pesos na pabuya para sa ikadarakip ng mga suspect. Jade De Castro, News 5.